Magandang umaga mga mag-aaral. Kamusta kayo? Kayo ba ay nakatapos na ng inyong mga gawain sa nakalipas na quarter? Tayo ngayon ay dadako na sa ikatlong quarter ng ating aralin sa economics. Excited na ba kayo? Pero bago tayo magsimula, narito ang mga pamantayan para sa quarter na ito. Para sa ating content standard na ipamamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa mga pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya bilang kabahagi sa pagpapabuti ng pamumuhay ng kapwa mamamaya tungo sa pambansang kaunlaran. Ang susunod naman ay ang ating performance standard na kapagmumungkahi ng mga pamamaraan kung paanong ang pangunahing kaalaman tungkol sa pambansang ekonomiya ay nakapagpapabuti sa pamumuhay ng kapwa mamamayan tungo sa pambansang kaunlaran. Okay. So ngayon naman, narito naman ang ating most essential competency sa araw na ito. Ano nga ba ito? Na ipaliliwanag ang bahaging ginagampanan ng mga bumubuo sa paikot na daloy ng ekonomiya. So sana, after nating matakil itong topic na ito, ay nakamit natin ang ating competency sa araw na ito. So ang ating topic ay ang tinatawag nating paikot na daloy ng ekonomiya. Pero bago yan, ito ang isang katanungan. Paano nga ba nangyayari o gumagalaw ang ekonomiya ng isang bansa? So upang malaman ang mga kasagutan, ay dapat muna nating makilala ang mga aktor na kumikilos sa ekonomiya at ang bahaging kanilang ginagampanan sa palitan ng mga salapi, produkto at serbisyo. So sino-sino nga ba ang mga aktor na ito? Okay, sila. So gamit ang tinatawag nating paikot na daloy ng ekonomiya, kilalanin natin ang mga aktor na gumagalaw sa isang ekonomiya at alamin natin ang kanilang mga gawain. Ano nga ba ang kahulugan muna ng paikot na daloy ng ekonomiya? Ang paikot na daloy ng ekonomiya ay ang pagpapakita ng kung paano dumadaloy ang pera, serbisyo at sa isang ekonomiya. So una, dito ay ang sambahayan. Yan. So ito ang sambahayan. Tignan natin ang sambahayan. Ang sambahayan ang nagmamay-ari ng mga salik ng produksyon na kailangan sa paglikha ng produkto at serbisyo. Ikalawa naman ay ang bahay kalaan. Yan. Ito naman ang kumakatawan sa taga-proseso ng mga hilaw na material at tagalikha ng mga yaring produkto. Okay. So upang makamit ang pangangailangan at kagustuhan, ang sambahayan ay magpapagamit sa bahay kalakal, yan no, inasa taas, ang kanilang salik ng produksyon sa anyo ng paggawa, lupa at kapital. Gamit ang tinatawag na resource market o tindahan ng mga salik ng produksyon, ito ay tutumbasan naman ng bahay kalakal ng kabayaran sa anyo ng tubo, sahod at lupa. Okay, so malinaw. So ang susunod naman natin ay mga salik ng produksyon na nakuha ng bahay kalakal ay kanilang ipoproseso upang maging yaring produkto na kanilang ibibenta sa sambahayan. No? Gamit na tinatawag nating product market, ito yung kung saan ka bumibili ng mga produkto mo. Ano ba example ng mga produkto, ng mga binibilan mo? Andiyan yung SM, yung tindahan, ay mga sari-sari store. Okay. So, ayan. So, ito ang tindahan ng mga yaring produkto. Okay. So, ang tinatawag nating product market. So, ang salapi naman tinatanggap ng sambahayan sa bahay kalakal ay ang kanilang gagamitin upang pambili ng mga yaring produkto at serbisyo. Samantalang ang salapi na tinatanggap ng bahay kalakal mula sa sambahayan ay siya namang gagamitin nila upang bumili muli ng mga salik ng produksyon. Okay. Ngayon, meron tayong ikatlong aktor. Ang ikatlong aktor sa ating ekonomiya ay ang gobyerno. Ang gobyerno ay nariyan upang panatilihin ang kaayusan sa isang bansa at itaguyod ang ekonomiya nito. So upang magampanan ng gobyerno ang kanilang tungkulin ay kailangan nilang maningil. No? So sila ay naniningil sa sambahayan at bahay kalakal ng salapi na tinatawag nating buwis. At bilang kapalit, nagbibigay ang gobyerno ng serbisyo sa dalawa. Ayan, makita natin dito. Okay? Halimbawa ay ang pasahod sa mga pulis na nagpoprotekta sa atin, na nagbibigay kaayusan,
at pati na rin ang sanghalimbawa ay pagsasaayos ng mga kalsada, daanan, tulay na siya namang gagamitin natin upang mabilis tayong makarating sa ating patutunguhan. So yan lang ang ilan sa mga servisyong binibigay ng gobyerno kapalit ng ating buwis. Okay. So makikita natin na dito sa pulang daloy ay ang daloy ng pera. Okay. So ano ang mangyayari kung sakaling ang sambayan ay naisipang mag-ipon? Halimbawa, dumadaloy ang pera, pero kapag ikaw ay sambayan, hindi naman lahat ng sahod mo gusto mong ubusin. Halimbawa, gusto mong mag-ipon. No? Halimbawa, nagkaroon ng investment ang bahay kalakal ng 200 billion sa sambayan. At ang ginastos lamang ng sambayan ay at tinatawag natin 150 billion. At 50 billion ay napunta sa pag-iipon. At kapag ito ay nagpatuloy, masisira ang daloy ng pera at daloy ng ekonomiya ng bansa. Dito na papasok ang ating ika-apat na aktor. Ito ay ang tinatawag nating bangko. Tungkulin ng bangko na tanggapin ang salaping naisipunin ng sambayan. At upang maibalik ito sa daloy ng ekonomiya, kanila itong ipinapautang pabalik sa mga bahay kalakal upang gamitin kanilang, upang gawin nilang pampuhunan, pang-utang, diba? Diyan dito uutang yung mga bahay kalakal para magkaroon ulit ng puhunan para sa pamumuna. So diyan papasok ang trabaho ng bangko. Walang masama sa pag-iipon. Okay? Ang masama ay kapag masyadong malaking pera ang iyong iniipon at hindi mo ito ipinabalik sa daloy sa pamamagitan ng bangko. So, hindi ka nag-iipon sa bangko, masisira yung ikot ng pera na nasa ating ekonomiya. Okay? So dito naman, ang kulay asul naman na daloy ay ang pagpapakita ng pag-ikot ng iba't ibang produkto sa ekonomiya. Okay? Makikita natin na ang produktong ibinibigay ng sambahayan sa bahay kalakal ay ang salik ng produksyon. Ito yung paggawa, lupa at kapital. At ang produkto namang ibinibigay ng bahay kalakal sa sambahayan ay yung tinatawag nating mga yaring produkto. Ito yung mga cellphone, laptop, TV, pagkain, yung mga yari na yung pagbinili mo, gagamitin mo na lang. So, yan yun. So, dito naman, pumapasok sa kulay asul na daloy sa produkto. Pumapasok ang ikalimang aktor ng ekonomiya sa katauhan ng panlabas na sektor na siyang nagpapasok ng produkto sa isang bansa. Yung ibang bansa ay magpapasok ng produkto dito sa atin. Ito ay tinatawag natin import. Okay? So, kaya nga makikita natin dyan. At ang pagtayo naman ang maglalabas ng produkto, ito ay ang tinatawag nating export. Okay? So, dito makikita natin, simpleng modelo ito. Makikita natin kung paano nga ba gumagalaw ang pera, produkto, at serbisyo sa isang ekonomiya. At ano-ano o sino-sino ang mga aktor na gumagalaw dito. Ngayon nalaman mo na ang mga aktor sa paikot na daloy ng ekonomiya. Pati na rin ang kanilang mga gawain sa iyong palagay. Ano kaya ang iyong papel sa paikot na daloy ng ekonomiya? Bilang estudyante, ano ba ang iyong papel sa paikot na daloy ng ekonomiya? Meron ba? Ako naman bilang guro, ano kaya ang aking papel sa paikot na daloy ng ekonomiya? So ang tanong, ang bahay kalakal ba ay nagde-demand o nagsusupply ng produkto? Pareho, dahil ang bahay kalakal ay nagde-demand ng mga salik na produksyon at ito rin naman ay nagsusupply ng mga yaring produkto. Pangalawang tanong, ang sambahayan ba ay nagde-demand o nagsusupply sa paikot na daloy ng ekonomiya? Ang sagot ay pareho din, dahil ang sambahayan ay nagde-demand ng mga yaring produkto at serbisyo samantalang ito rin ang nagsusupply ng mga salik na produksyon. Okay. So, lagi natin tatandaan na maliit man o malaki ang unit sa ekonomiya, bawat isa ay may ginagampan ng tungkulin upang itaguyod ang ekonomiya ng ating bansa. Lahat tayo ay may papel na ginagampan na makakatulong sa ating pag-unlad, maging kaong man ay isang estudyante, manggagawa, o negosyante. So, maraming salamat sa inyong pakikinig mga mag-aaral. Hanggang sa muling pagkikita, abangan ang ating susunod na topic. Alam!